Ikatatlo ng Nobyembre, 31 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at dumaan sa siyudad, at may isang taong nagngangalang Zaccheo. Pinuno siya ng mga kolektor ng buwis at napakayaman. Sinikap niyang makita kung sino si Jesus, pero pandak siya at hindi niya magawa dahil sa dami ng mga tao. Kaya patakbo siyang umuna at umakyat sa isang punong malaigos para makita si Jesus pagdaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Inreklamo naman sa isa't isa ng lahat ng nakakita rito. "Sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya, nakituloy." Ngunit tumayo si Zaccheo at sinabi sa Panginoon, "Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian. At kung may nadaya ako, 4 beses ko siyang babayaran." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil anak nga ni Abraham ang taong ito. At dumating ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang nawawala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tinanggap bilang kapwa. Karaniwang umaakit ng puna ang mga kakaiba. Palagi silang napapansin at nagiging tampulan ng pagtataka kung bakit hindi sila normal. Ang pagtataka ay nagiging pagpapalagay na sa bandang muli ay nagiging hatol, lalo na kapag inuulit-ulit ng maraming dila. Isipin na lang ang kauuwian ng mga pagpapalagay na tanda ng malaking kasalanan, ang anumang kapansanan o kapintasan gaya ng pagiging pandak. Siguradong maraming karanasan si Zaccheo kung kailan pinagtawanan, napagkaisahan at ininsulto siya. Sa tingin mo, anong klaseng hirap ang dinanas ni Zaccheo sa kanyang paglaki? Anong klaseng buhay ang tiniis niya, maitaguyod lang ang sarili? Maaring baliwala ito sa mga Hudyo dahil kung itinuturing nilang sadlak sa kasalanan ang mga kolektor ng buwis, paano pa ang mga pinunong tulad ni Zaccheo? Pero bakit walang ibang naging propesyon si Zaccheo kundi ang kinamumuhian ng mga Hudyo? Hindi kaya wala na siyang pagpipilian matapos ang sunod-sunod na rejection? Ang kagustuhan niyang makita si Jesus kahit umakyat sa puno ay tanda na may masidhing damdaming napukaw sa kanya. Maaring mula sa mga balita, nabatid niyang kakaiba rin si Jesus, galing sa hanay ng mga maliliit, hindi nakapag-aral at dukha, pero may puso para sa mga kakaiba. Kaya mauunawaan natin ang kanyang tuwa nang tawagin siya ni Jesus. Pababain at samahan siya pauwi. Dumaloy ang kanyang katuwaan dahil sa unang pagkakataon may nangaas makipag-ugnayan sa kanya sa harap ng kanyang mga kababayan. Tinanggap siya ni Jesus bilang kapwa. Hindi na siya kaiba dahil kaisa na siya.